Matapos nga na ma-awardan na Western Conference Champions ang Golden State Warriors, mga idol, itong si Draymond Green na nabanggit niya na nga ang sa tingin niya ay kakaharapin nila sa NBA Finals. Natanong kasi siya ni Shaq, mga idol, kung sino ba sa tingin niya ang kanilang kakaharapin. At sinabi na ito ni Draymond Green, mga idol, "We're gonna play Boston." Alam niya nga daw na itong team ng Celtics ang kanilang kakaharapin sa NBA Finals. Dagdag niya pa ay ito nga daw team ng Boston Celtics causes problem pagdating sa opensa at grabe rin daw ang kanilang depensa. At alam nyo ba, mga idol, ito nga ang team ng Celtics at ang team ng Warriors ang top defenses sa NBA sa regular season. Sila ang nagahari, mga idol, pagdating sa depensa. Kaya naman kapag nagharap sila sa NBA Finals, mga idol, ay magiging very exciting yan. 2. Top defensive team, mga idol. Tapos dagdagan pa yan ng very explosive offenses ng dalawang team na ito. Ay siguradong magiging very exciting ang pag-aharap nga ng Warriors at pati na rin ng Celtics sa NBA Finals. Pero anyways, mga idol, tanong ko nga sa inyo, nag-a-agree ba kayo dito kay Draymond Green na Celtics ay tatalunin ng Miami Heat sa Eastern Conference Finals at mag-advance para karapin ng Warriors? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman ay napakagandang balita kay Zion Williamson. Dahil ngayong araw nga, mga idol, ay binalita na itong si Zion Williamson ay wala na ngang restriction pagdating sa kanyang pag-ensayo. Wala na nga siyang iniindang injury, mga idol, and he is cleared for return. At ang dagdag na good news pa nga dyan, mga idol, ay matagal-tagal pa ang next season. Mahaba-haba pa nga ang panahon na meron na itong si Williamson, mga idol, para nga bumalik siya sa kondisyon sa paglalaro muli matapos ng matagal na panahon ng kanyang pagkaka-injury. Kaya naman, mga idol, magiging very exciting na panoorin ng team ng New Orleans Pelicans next year. Nakita naman natin kung paano nga nila pinahirapan ang team ng Phoenix Suns sa first round. Tapos dadagdagan pa yon ni Zion Williamson. Talaga namang very exciting, mga idol, ang New Orleans Pelicans. Pero anyways, mga idol, pag-usapan na nga natin ang ating panghuling balita patungkol ito sa team ng Los Angeles Lakers sa kanilang front office, pati na rin itong si LeBron James. Sabi kasi, mga idol, na ito nga daw si Phil Jackson at Kurt Rambis ay gusto si Darvin Ham na assistant coach na itong Milwaukee Bucks parang maging next head coach na itong Los Angeles Lakers. Pero kung si LeBron James daw ang tatanungin, ayon sa isang Western Conference executive, ay pipiliin nga daw ni LeBron itong si Doc Rivers bilang maging next head coach ng team ng Lakers. Ayon nga sa latest report na ito, mga idol, ay hindi magkasundo ang front office ng Lakers pati na rin si LeBron James pagdating sa kanilang next head coach. At talaga namang hindi yan magandang balita. Isang bad news, mga idol. Hindi maganda na hindi magkasundo ang front office pati na rin ang superstar ng team. Kaya naman, mga idol, dapat ay solusyonan nga ito ng organisasyon ng Lakers at pumili nga sila ng next head coach na talagang makakatulong sa kanilang team next season. Pero anyways, mga idol, yan ang nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!